Yo, what's up mga ka-print and cut? So ngayon tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng blade netong sliding cutter natin. At etong binili kong sliding cutter, meron na siyang extrang blade. Kung wala kayong extrang blade, ilalagay ko na lang din sa description kung saan pwedeng bumili ng extrang blade. Nagkakahalaga lang to ng almost 300, parang mga 250. Maraming paraan para palitan etong blade. Yung iba, ang ginagawa nila, tinatanggal nila yung dito, yung mga screw dyan, dito tsaka yung sa kabilang dulo. So tayo, hindi na natin gagawin yun. Nakakita ako ng ibang paraan na isip ko. So para mapalitan natin to, gaganituhin ko na lang siya. Iaangat ko na lang siya ng ganito. Ayun, kung nakita nyo. Kasi eto, numinipis to kada gamit, kada roll natin ng kada roll. So hindi ako makakita kung pwedeng mapalitan to. Next time siguro, ito ang kailangan palitan kasi humihirap siyang umikot. So ngayon, ang video natin na to, papalitan natin to sa pamamagitan nga ng ginanon lang natin, hindi na natin tinanggal yung mismong sliding. So kakailanganin natin, nung pampihit, ito yung manipis na ganito, hindi ko lang alam kung anong sukat niya. Siyempre kailangan nyo rin nung pangtanggal. Pag bumili kayo ng extrang blade, meron na yung kasama. So itatanggalin muna natin yung lock. Eto, nakalock kasi to kung nakikita nyo. At tatandaan nyo yung position ng blade kung nasaan. Ayun o, nasa harap nyo lagi. Yan, nasa labas, nakaganyan, diba? Eto. So, tatanggalin lang natin tong lock. Para mapalitan natin. So, hindi ko na tinanggal tong straight bar na to. Kasi mas mahirap pa. Pwede namang tong kaben yung ginawa ko nga ngayon. So, ingatan yung screw, eto, screw to eh. Ayan, ingatan nyo to, eto yung lock. Ayan, no. Tapos, eto meron siyang parang spacer. Meron din siya spacer, meron din siyang spring. So, para mas maganda, lagyan nyo na rin ng grasa to. Kung meron kayong grasa, pagkabalik nyo mamaya. So, tatanggalin na natin, kailangan natin ng plies. Kasi ihilain natin to eh. So, abangan nyo yung spring baka tumalsik. Ayan, kung nakikita niya na malino naman yung ating video. Ayun, di ba? Tanggal natin. So itabi nyo rin to. Ito yung nasa labas. Kung meron kayong grasa, lagyan nyo para mas maganda, hindi mga lawang. Tandaan natin, spacer, tapos spring. Ito na yung blade. Tapos may spacer pa ulit na nakalagay dito. Pwede nyo na rin linisin yung mga naiipit pa na mga vinyl na sticker or kung ano man yung nasa singit-singit niya. At napapansin ko, minsan pangit yung pag-roll niya dahil dito. Eto, tong goma na to. Numinipis kasi siya, eh, no? So, mag-ingat kayo sa blade na to, no? Kahit ma-roll na siya, kahit pangit na yung pagkaka-cut niya, medyo matalim pa rin siya talaga. So, paano mo malalaman kung ma-roll na yung ating blade? So, nag-sample cut ako dito. Naitapon ko na ata. Although matalim pa siya, pero merong part na parang hindi na smooth eh. Ayun o, hindi na smooth yung ibang part. Eto, nagamit ko na rin siya ng halos 5 months. Tapos para matanggal natin to, kakailanganin nyo yun na nung tools. Eto, isa lang nyo dito ng ganyan. Kung mapapansin nyo, merong butas dito sa sliding cutter natin. At dun mo ilalagay yung screw. Tapos pipihit mo siya pa ganito, pakaliwa. Ayun o, tanggal na natin. So eto yung blade. So mag-ingat kayo, matalim talaga to. Lagi nyong tatandaan sa harapan yung blade. So tanggalin lang natin. Ayan yung talim. So kinalang ko dun sa butas, pukpukin nyo na lang. Tapos nyan, ipapalit na natin yung bagong blade. So lagi nyong tatandaan, laging nasa harapan yung talim. So dalawa to, no? Dalawa yung extra blade niya pala. Ayan, laging nakaharap yung blade na matalim. Medyo nasugatan tayo ng konti. Ganito. Okay. So ibalik nyo na lang ulit dito. So ipasok nyo. Tapos ito din, pasok nyo to. So yung rubber siguro pwede nating ibaliktad pala. Ayan, yung rubber. Kasi pud-pud na yung isa eh.
Yan. So pa kanan. Clockwise na, clockwise. Ayan. So kung ako sa inyo, no, huwag nyo na masyado sigurong higpitan. Kasi ang hirap tanggalin eh. Siguro okay na yun. Kung nagtataka kayo kung saan ko sinuksok dito, ayan, meron siyang butas, dun nyo isusuot. Ito na, medyo nasugatan lang tayo ng konti kasi ang hirap niyang tanggalin talaga sa una. Ito pala yung purpose ng butas dito, dun mo pala siya ikakalang kahit hindi mo na kailangan ng plies. So may extra pa tayong blade na isa, itatabi na lang natin. Dalawa pala yung extrang blade kapag ka bumili ka dun sa pinagbilihan ko. So ngayon tatanggalin na lang natin. Kaya madali lang siya matanggal. Ito no, ito yung purpose niya, dun mo ikakalang. Medyo mahirap kasi siyang i-manual. Tapos ito na nga yung talim. Balik na natin. So ibalik na lang natin ito. So ganyan, 'di ba? Ilalagay niyo 'tong parang spacer. Ilalagay siya dito. Pero pasok na muna natin 'to. Ayun oh. Ayun. Tapos pasok niyo yung spacer pan ulit na isa. Tapos yung spring. Medyo ingat lang kayo sa spring. Baka tumalsik. So ayun, kailangan may pasok nyo. Ayan. Tapos tulak nyo lang yung eto. Dahan-dahan kayo kasi matalim. Matalim to. Ito medyo nagasgasan. So tulak nyo lang. Yun. Kailangan sakto doon sa butas. Tapos ilalagay nyo na itong lock. Eto, ingatan nyo itong screw na to. Mahirap makabili niyan. Ayan. Ah. So naibalik na natin. Medyo binaliktad ko na lang tong goma kasi doon sa part na isapudpud na. Tapos ibabalik niyo na lang ulit ng ganito. So ayan na, napalitan na natin. Tatandaan nyo yung talim dapat laging nakaharap. Laging nakaharap sa inyo. Ayan o. So okay na ulit yung ating cutter. Although matalim pa siya, pero merong parties dun. Merong party dun sa papel. So siguro pwede nyo pa itong ipahasa para magamit nyo ulit. So ayan lang, successful na. Hindi na natin kailangan pang tanggalin yung screw dito. Iangat nyo na lang yung ganito. Iganon nyo lang, tungkabin nyo lang. At saka isuksok nyo dito yung screw, dun nyo pihitin. Pagtatanggalin nyo yung ikot, counterclockwise. Pagpabalik, clockwise. Okay? So ayun lang, like, share, and subscribe. Comment down kung meron kayong mga katanungan. Bye-bye. Yung product na to ilalagay ko sa description para mabili nyo rin.